therapy. Ano pakiramdam? Paano mo ina-handle ngayon yung malingay na buhay na siya? At first po, talagang adjusting po sa nangyayari. Parang lutang, as of the moment, hindi mo ma-grasp yung nangyari sa buhay mo, sa sobrang laki ng blessings na binigay ni Lord sa'yo. So, I think po na siguro mga bigyan lang ako ng 2 weeks or 1 week, siguro slowly ko na i-grasp yung reality na this is it. Ito na yung parang blessings or opportunity na dapat hindi ko dapat i-waste. And ano po, I am learning po na mag-adjust po sa new environment and new changes po sa buhay ko. Elaine, maraming nababa dun sa siguro po advantage po na matagal din po ako na naghintay kasi quarter 1 po ako. So merong mga times po talaga na nakakapag-research, nakakapag-formulate na ay pwede pala to, pwede pa lang i-incorporate yung ganitong kanta sa isang genre. So aside sa research, siguro yung ano, yung pakiramdam sa sarili mo na maging confident ka. Minsan mag-isipin mo rin na parang out of the box ka mag-isip para may pakita kang bago sa Manila. Bago ka nagtawag, tapos ba ginagawa, nag-aaral, nagtatrabaho? Nag-aaral po. Nag-aaral as of that time. Sa mga season 1, season 2. Pero pagdating sa season 3, kakatapos ko lang graduate, tapos naghahanap ng trabaho. And then, unexpectedly, may audition. Pero the difference between sa season 1 and 2, wala na akong expectation masyado na makakapasok. Parang nag-enjoy lang ako, pampawala ng board, kumbaga. So unexpectedly, ayun yung nangyari, nabigyan tuloy ako ng blessings ni Lord. So natapos mo yung pag-aaral? Yes po. So hindi mo na siya itutuloy kasi meron ka ng bagong career? Yes po. Kasi at that time po, nung nagtapos ako mag-aral, parang naging confused ako. Naging confused na parang tama ba tong path na ginagawa ko or mag-stick ako sa strength ko pero hindi ko alam paano ko siya hahanapin, paano ko siya sisimulan. And then I prayed, sabi ko kay Lord, ikaw na bahala mag-guide sa buhay ko kasi ano talaga ko, wala akong alam kung anong path. So ito yung naging answered na prayer ni answered na binigay ni Lord sa akin. Ang family mo, paano ka nilisuporta sa mga desisyon mo? Pagdating naman sa pagdating sa singing, sila, very, very supportive. Kasi kahit dati pa lang pag may audition sa ibang lugar, ibang bayan, talagang bumabiyahe kami for that. Pero hindi ako yung kontisera. Pero tinatry kong mag-audition kasi hindi mo alam, baka ito na yung moment mo. So, ayun lang. Maraming nagtatanong, anong gagawin mo sa mga nakuha sa premium? Sa pre-premium naman po, syempre, the first priority naman po na ipaglalaanan ko nun is yung family ko, lalo na yung parents and my sister po na nag-aaral. About naman sa house, nagpapasalamat ako na finally, meron na kaming sariling bahay dito sa Manila. Hindi na kailangan na mag-rent. So, answered prayer siya kasi for 4 years na nag-aaral ako sa Maynila, nakikitira lang ako sa tita ko. And then ngayon na medyo nagka-blessings, bumukod na kami, and then nag-rent. So, yung manalo sa tawag ng tanghalan at makakuha ng bahay na libre, sobrang malaking bagay yun sa akin. Elaine, maraming syempre hindi maiiwasan yung comparison na si Jenny Bertie, tapos sa ikaw. Yes. Paano yan? Iniisip ko lang po talaga na si Janine is si Janine. Ako is ako. And then, si Janine, mataas yung respeto ko sa kanya. Despite na yung age gap namin, mas matanda ako. Pero yung talagang respect ko sa kanya as an artist, sobrang taas. Kaya every time na mag-uusap kami, tinatawag ko talaga siyang Miss Janine kasi iba yung Miss Janine Bertin. Parang ano na siya eh, parang may napatunayan na talaga siya sa ano. Kasi medyo ilang taon na din siya, di ba, after niyang nanalo. And then, kung about naman sa pag-comparison about me and Janine, parang sinasabi ko na lang sa sarili ko. And I think si Janine din ganun din siya na
kanya-kanya kaming ng parang skills and expertise sa pagbali ng songs and kung paano namin i-relay yung song sa madla. Ano, hindi ba iwasan, syempre, ang higpit ng mga kalaban mo, no? Na may mga taong hindi aprobado ikaw ang nanalo. Apo. Ano lang reaction mo ba? Ano po, siguro may something na parang na ano ka pa rin, nasasaktan. Pero kasi parang human nature naman talaga yun na masaktan ka. Pero in the end, iniisip ko na lang na parang ang tao, nagbavary yung ano eh, yung parang perception nila. So, kanya-kanya sila ng ano, ng decision, kanya-kanya sila ng opinion, and then iniisip ko na parang aside from that mga tao, may mga tao namang naniniwala din, nagtaka, sumusuporta sa akin ng fully. So, yun na yung ifo-focus ko, yung taong sumusuporta sa akin. Eh, pero open pa rin ako sa mga criticism ng mga tao. Naging may laban nyo, no? Did you ever expect ikaw muna na ano? Kasi yung kanilang makalaban mo eh. Hindi po. Kasi, one thing na minindset ko before ang grand finals is to set my expectation na hindi mataas, kasi pag nag-expect ako ng masyado, masasaktan ako eh, and then ang mangyayari, madi-discourage lang ako. So ang nangyari, binabaan ko yung expectation ko, and then inisip ko na lang na kung ano lang yung mabibigay kong best, and I hope na yung mga taong sumusuporta, and I hope the Lord God na maging enough yun na masabi na nabigay ko yung best ko. And then, aside sa low yung expectation ko, or least lang yung expectation ko sa pagiging grand winner, is parang iniisip ko na talagang if it's meant for me, ibibigay ni Lord. And kung may mananalo, deserve ng mga ka-contenders ko yung position na yun. Ngayon nandito ka na sa showbiz, sino mga gusto mong makasama pa? Collaborate mo. Siguro po yung mga ka-co-contenders ko, like Kuya John Mark Saga, at saka sila, Sarah Jeronimo, si Kayla, si Jaya, yung mga indie bands like Evidential, gusto ko din siyang kasama, Zephany, basta Regine sana. Regine po. Congratulate ka na ni Janine. Opo, si Janine po, vocal, very vocal po siya sa pagsasabi na ate, congratulations ate, parang vocal siya sa pag-praise. Tapos binabalik ko na sa kanya na parang maraming salamat, and talagang isa ka sa mga inspiration kung bakit parang na-break yung stigma about tawag ng tangalan na kailangan, peritera lang yung nananalo, or parang talagang fully belter lang yung mananalo, kasi nagsimula yung maputol yung ganong mindset nung nanalo si Janine Burden. So ayun, nagpapasalamat kami sa kanya, kasi feeling ko ang batch na to is yung feeling ko sila yung mga artistic talaga, yung parang ginagawa talaga nila ng new flavor yung mga songs. Sa palagay mo, ano yung edge mo kay Janine? Oh my God. Hindi kasi, di ba yung mga, syempre may mga strength and weaknesses kayo. Palagay mo lang, ano yung edge mo? Oh my God. Mahirap. Feeling ko po, wala kong edge sa kanya. May kanya-kanya talaga kaming may kanya-kanya kaming expertise, kumbaga. And hindi ko alam kung saang part ako mas lamang sa kanya, kasi wala akong makita, kasi yung batang yun sobrang galing talaga. Awren, hindi niya kaya mag-whistle. Yung whistle po, siguro iniisip ko na hindi lang naman ako yung unang nakapag- hindi lang ako ang marunong mag-whistle, napakaraming singer ang maybe meron ngang mga singers din na marunong mag-whistle, pero hindi lang talaga walang lakas ng loob na ilabas yun, kasi may alam ako na mga co-contenders ko ngayon na marunong mag-whistle na babae, pero hindi lang nila nilalabas. So yun yung parang perception ko. Okay, maraming salamat.